Hi guys, so I'm back. So tapos na po akong ang gagawin natin po pala for today is I'm going to show to you kung paano ko ginagawa yung aking night routine with the use of our Crystox. Yan, Crystox Gold Serum and also our Beauty One. Yan. So, nakapag-cleanse na ako ng face ko by the use of Purify and Papain Soap. So, yun po yung current skin ko. May breakout din naman ako mga sis. Di naman mawawala yan. Kaya nang sabi ko nga, kasi hormone din naman kasi yan in our lifestyle and syempre, yung ano natin, surroundings, environment nga. Kaya talagang ang ating skincare is maintenance. So, concentrate tayo for today or for tonight dun sa ating night routine. So, ang gagawin ko ngayon mga mamsish, I'm going to skip the toner and the creams and alternate ko kasi itong ginagamit, which is the Crystox. So, ganito lang kadaling paggamit niya. So, clean mo yung face mo. So, pag clean na yung face mo, yan. Ito pala, 30 ml po ang ating Crystox Gold Serum. Yan, 30 ml. So, ang sabi dito sa Crystox, this is a brightening and anti-aging gold elixir serum with retinol, vitamin E, and vitamin C. So, ito, sa mga users ko po or yung mga clients ko na nag-aas sa akin, nire-recommend ko po ito kapag 3 months onwards na yung user to alternate it with the night creams. Bakit po? Kasi itong serum natin, mas more on recommended siya sa mga clear na yung skin or dun sa mga mature skin type. So, kung starter po kayo, definitely, hindi po namin kayo re-recommend with the serum alone. Kailangan po talaga na gamitin yung set. Okay? So, kung 3 months onwards na po kayo na user ng Beauty Derm Set and clear na po yung skin nyo, pwede mo po kayo mag-alternate ito 3 times a week. So, alternate po yan sa night creams with this serum. Okay? So, yung proceed na tayo sa ating serum. Bago pala tayo mag-serum, mag-a-apply muna tayo ng ating glycolic toner. For my case, I'm using this glycolic toner. Mas hiyang po kasi sa akin. Dahil for this type na ngayon ng skin ko, na wala naman masyadong breakout, ayoko po masyado mag-peeling. Pero kung meron talaga akong breakouts, yun, nagsiswitch ako dito sa ating DNI toner. Yan. So, dalawa talaga yung toner ko na ginagamit. Which is in-alternate ko po yan, yung dalawang yan. But for tonight, for our tutorial, ang gagamitin ko po is ang ating glycolic toner. Yan. Okay? Ako, pag nagtotoner po ako mga sis, hindi na ako nagkukoton. Dinediretso ko na. Yan, ganyan siya as in. Konti lang. Yan, kung nakikita nyo. And then, pinupahid ko lang siya. Ganyan lang ako mag-toner. Hindi ko na nilalagay sa koto minsan. Lalo na pag gabi. Tanag-tanag-tanag. Konti lang naman. Ayan. Sa nagdeeg, maglalagay din ako. Yan. Yan. So, yan ang ating glycolic toner. Later on sa mga vlogs ko, i-detalye ko po yung difference ng dalawang toner. But for today, or for tonight pala, ang papakita ko muna sa inyo is itong serum and the Beauty One. So, habang nagde-dry siya, yan, make sure lang na dry na yung face bago natin i-apply yung ating serum. So, ngayon, dry na siya. Yan, makikita nyo. Ayan, may salamin din kasi ako dito. Yan, dry na yung ating face. So, first, shake nyo muna mga sis, kasi may gold specs yan. Shake nyo muna. And then, walang kayo ng ample amount, yan. Pwede namang i-directan nyo sa ano. Ito ba yung salamin ako dito? Bukas makita. Yan. Dinidirect ako na siya sa face. Yung ganyan. And then, meron pa akong salad cupcake sa background. Ayan. Ganyan lang. So, habang medyo wet pa sa face, ang ginagawa ko po mga sis, hanggang egg yan na. Di ba medyo wet pa siya? Ginagawa ko is, sayang yun sa kamay ko. Ginalagay ko pa yung saliin. Yan. Ginagawa ko po habang wet pa, ginagamit ko na yung wand. So, yan. Ito yung on and off button yan. Yan. Actually, ito-turn mo lang naman yan. Yan. Narinig niyo yung ano. Yan. And then, and, kung mapapansin niyo, medyo rough pa ng ano. Kasi nga ano eh, hindi na siya masyadong basa. Pero, still, ganyan lang naman yung button yan. 3 minutes on each side ng face. Yan. Gamit ako ng ng ating mirror. Ayan. Tapos pataas syempre. Pataas. Mas maganda kasi ano, gagamitin nyo na yung wand while medyo wet pa yung face para smooth syang i-ano kasi nagpa-vibrate yung wand. Ayan. Syempre yung under eye. Ayan. Ganyan lang naman sya. Makikita nyo. Madaanan ko rin yung under eye ko. Basta kailangan pataas. Ayan, nakikita nyo yung ano ko, yung nakapimple ako na 2 days or 3 days ago, tinan nyo pa wala na ulit. Ganyan lang naman kasi. Well, alam ko yung may mga feedback na ano, na bakit nga daw pag hininto or may nakagamit, lumalabas yung pimple. Yan, didiscuss ko yan sa mga following yung vlogs ko, yan ang magiging topic ko. Pero just, ano lang, a tidbit idea lang.
Kasi diba po, skincare talaga is maintenance. Kasi meron tayong mga factors na tinatayo. Like your environment, stress, puyat, pagod. Yan po, lahat yan. Nagko-contribute yan plus hormones pa natin sa ating acne or pimples. So, kung talagang wala po talaga tayong maintenance, possible po talagang bumalik siya. Hindi lang naman po with beauty derm, kahit iba pong skincare brands. Basta po nanibago na yung balat natin. Or nag-react talaga. Lalabas at lalabas naman po yan. But, did I have a beauty derm na po? Ayan, ako, napatunayan ko talaga. Kahit lumalabas po yung pimple ko, pagka, lalo pag nagkakaroon. Madaling siyang nawawala pag gumagamit ako ng beauty derm. Ayan. At anyway, i-full details ko po yan sa mga next vlogs ko. Share ko po yan sa inyo based on my own experience. Ayan, disclaimer lang po pala. Itong ginagawa kong demonstrations po sa inyo. Lahat po yan, ginagawa ko rin po talaga sa sarili ko. Kasi yan po yung ways na nakita ko rin na binibigyan ng instructions ng pagtamang paggamit ng product. Kasi yun po ang importante talaga. Kailangan po talaga natin gamitin ng tama ang mga produkto para makita po natin ang effectivity. Diba? Kasi hindi po magiging effective ang product kung one time lang po gagamitin kasi okay na. Hindi naman po ganun yun. Sabi nga, it takes time. And iba-iba po kasi ang skin types natin. So, ito pong ginagawa ko. Suggestion ko po talaga na nasa 3 months up na po na user ang gumamit. Pag newbie ka po, mas maganda na gamitin nyo po muna yung set for straight 3 months. Then see kung paano mag-adjust yung skin on the set. Tapos nyan, every seller naman po na i-ask nyo, we will guide you naman po kung ano yung mga pwede nyo po i-add sa regimen ninyo. Kaya nga po, hindi naman po forever talaga na nakaka-concentrate lang sa beauty set. Kaya po pala, yung ginagawa ko is yung pins sa akin under eye. Ayan, nakatulong po yan sa yung mga profit, yung tinatawag, yung mga lines sa under eye. Ayan, saka yung puffiness po nakakawala. Kaya mapadig po ako. Yung mga beauty derm seller po natin, definitely po yan, magsasuggest po sa inyo yan kung depende kung gano'ng katagal na po kayong user, kung ano yung pwede nyo idagdag sa regimen nyo. Kaya in time, talaga po matikid na po kayo sa set. Kasi kahit po maintenance yan, hindi naman po talaga na lang, kasi depende yan sa skin type. Kasi ako, kung ako sa client ko, nagsasuggest din ako kung depende kung ano yung kinoconsult nila sa akin na ganito yung type ng skin nila ngayon, yung situation ng balat. Yan. Nagsasuggest din po ako ng mga new products to integrate with their beauty set. Kasi kung talaga magkoconcentrate kayo to take care of your skin, you need to listen also to your skin. Kasi hindi lang po sa lahat ng pagkakataon, let's say example, alam niyo po yung state ngayon ng skin nyo is dry. So definitely, iwas po tayo sa mga powder cosmetics, diba? Kasi kung dry na po yung balat at lalagyan mo pa ng powder or any type of na magki-cake off sa inyong face, ganun po yung magiging result, mas magiging dry po. So, kung dry po ang skin, you need to moisturize. Kaya dun po, by nakikinig tayo sa balat natin kung ano yung sitwasyon. Ayan. But I'm going to share po all my, yung base sa experience ko talaga. Nilalagay ko rin nandito. Kasi napansin ko na nawawala din yung mga lines niya. Kasi diba pag tumatanda na tayo, nakakaroon na rin ng mga lines dyan. And sabi ko nga po sa inyo, yun talaga nakita nyo naman, close up niya pa, diba? Wala talaga akong linya dyan, kahit 35 na ako. Ayan. So, that's it po. And then, off ko na siya. So, yan po yung aking night regimen. Crystox and Ability One. Okay. After po kong gamitin yung dalawa na, usual lang nilalagay ko na lang po is yung under eye cream. Yan. Itong under eye cream natin. Ano po focus ba? Yan. Ito na lang po ang nilalagay ko. Other than that, di na po ako nilalagay ng cream. Ito kasi talagang ano yung ano ko. Under eye ko. Ganyan lang po. Konti lang talagang nilalagay ko. Okay, so that's it po for my night routine tonight. Okay, so all the products po I will put down on the link with the prices po and with the description. So till our next video po, and I'm going to share po sa susunod pa more on my videos yung mga demonstration natin on different beauty products. So please subscribe to my channel po and thank you for watching. Take care and God bless. Bye.